yung saya na naramdaman nila at ikita mo yung impact na kahit konting tulong na maibigay mo sa mga tao ay it's very rewarding. Yung inspiring stories ni na Julius, yung may dwarfism condition, at si Gerald na isang partially blind na ngayon ay importanteng bahagi na ng local government unit at Tacorong, and the story of our terminal vendors. These are inspiring stories na nakapagbibigay ng lakas sa isang government worker. They were once powerless and voiceless members of our society. As an information officer, I primarily take charge of the information advocacy activities of the city government. I was also designated in 2008 as in charge of the Public Employment Service office. We basically do referral and placement activities, so we also facilitate the implementation of livelihood programs. Actually, there was a time na that I considered quitting my job. Kasi mag-isa lang po yung information officer position sa city government. In terms of career pathway, talagang wala ho. And actually, for more than 8 years, I never got a promotion. Yun lang, ginagawa ko lang po yung trabaho ko and even receiving additional functions. So, napakalaking challenge. Napako po ako sa aking posisyon. However, in 2011, siguro nakita din ng ating local officials, especially ng ating city mayor, na kailangan ng dagdagan yung staff. I became a section head. Nagkaroon kami ng dagdag na 6 to 7 additional persons. And then, yung sinasabi natin na as long as you are patiently waiting at ginagawa mo lang yung trabaho mo. I entered government service in 2008. Magna 19 years na po ako next year. Actually, I started working as a private media. At nagamit ko rin ho yung mga experiences na yon nung pumasok ko sa government service. So, I long desired to go back to my hometown at pumasok talaga sa public service. So, my contemporaries or my former classmates in college, after graduation, they applied for corporate jobs, nasa mga malalaking kumpanya, sa pribadong sektor. Ang daming nag-encourage sa akin na let's try working sa mga malalaking kumpanya. Ito yung choice ko, bumalik talaga sa city namin. My annual salary during the time, katumbas na ng isang buwang sahod ng mga contemporaries ko. However, hindi yun naging sagabal to really pursue my dream of joining the public service and magtrabaho hanggang ngayon. Kahit anumang posisyon yung hawak natin sa gobyerno, gaano man ka kababa or kataas yung ating posisyon, as long as ginagawa natin ng tama yung trabahong iniata sa atin, we can contribute to make the whole system works, going that extra mile. Si Allan S. Freno, Supervising Administrative Officer ng Lokal na Pamahalaan ng Tacorong. Gawin ho nating lingkod bayani ang bawat kawani.